Kung akala nyo walang forever sa mga relasyon, aba, lalo na sa pagdadrive. As in, hindi forever na maganda ang dadaanan mo. May mga pagkakataon na kailangan mong tahakin ang landas na marupok na, pero bitak pa. Tulad ng puso kong suplad. What? Pero huwag na natin pag-usapan yan. Yung mga lansang ang sira-sira ang syudad ang pag-usapan natin. O kaya naman yung mga kalsada sa probinsya na hindi pa yata na imbento ang simento. Times like these, you need the juicy. Hayop ang luma na nun, Joseph. Anyway, kung makachempo ka ng ganyang sitwasyon, syempre mas maganda kung panisyan sa sasakyan mo para naman hindi ka mapahiya sa pamilya o sa tropa. I'm Stanley Chi, your host for PhilCoches Top 10 Value-Packed Family Cars Fit for Off-Roading. Para naman pagpabuenas dyan, please like this video and subscribe to PhilCoches YouTube channel. Click the bell icon na rin para to get our latest updates. Tandaan, PhilCoche is the number one car portal in the country. Sa selection namin ng family rides, yakang-yaka ang mababato at mapuputik, madudulas na daan. Una na dyan ang truck-based SUVs na malalaki at makikisig ang tindig. Just like yours truly. Number 10, Chevrolet Trailblazer C71. Priced at 1,998,888 pesos. Napakaluwag sa loob. Theater style ang 3-row seating nito. Perfect for a family or group of 7. Merong up to 16 interior configurations for passengers and cargo. May Apple CarPlay at Android Auto pa. Kapag naubos ng aspalto sa dinadaanan mo, confident ka pa rin dahil sa 253mm ground clearance nito. Samahan pa ng 2.8-liter Duramax turbo diesel engine with 500 Nm of torque at 4-wheel drive, talaga namang ready ka na sa adventure. Number 9, Isuzu MU-X 3.0 LSA 4x4 Blue Power. Ito naman ang platform twin ng Trailblazer sa presyong 2,145,000 pesos. Buy LED na ang headlamps. Buy. Tagos ang liwanag kahit natatakpan ng putik o alikabok. Leather ang upholstery at 19 ang storage compartments para sa mga abubot nyo. Power adjustable ang driver's seat. Sosyal. Medyo mas mababa ang ground clearance at 230mm pero okay pa rin. May 3-liter turbo diesel engine, good for 177 horsepower and 380Nm of torque. Isang pihit lang ng Terrain Command Select Dial, sisyo ang rough roads bukod pa sa extensive safety features tulad ng anti-lock brakes, electronic stability control, traction control, hill start assist at hill descent control. Dami nun ah. Number 8, Nissan Terra 2.5 VL 4x4. Hindi patatalo ang Nissan dyan with the Terra 2.5 VL 4x4 na may presyong 2,211,000 pesos. Kung tibay ang pag-uusapan, solid ang pagkarga sa passengers and cargo dahil sa fully boxed leather frame chassis nito. Hindi matagtag ang biyahe thanks to the double wishbone front and rear multi-link suspension. Sa electronic locking rear differential nito, no problem ang dulas sa daan. Hindi ka rin papahiya sa interior nito with zero gravity seats at noise reducing acoustic glass. May intelligent rear view mirror din para makita mo agad yung kambing sa likod habang umaatras ka. Mahirap na. May batas tayo against animal cruelty. Number 7, Ford Everest Titanium 4x4. US brand naman tayo. Sa Ford Everest Titanium 4x4, costing 2,299,000 pesos. Kung maabutan ka ng baha o trip mo lang magpalamig, may 800mm water wading capability ito. Basta dahan-dahan lang ang takbo. Kung hindi mo sasagarin ang eating capacity sa loob, push the button lang at tiklop na ang third row seats para may extra room para sa gamit. Habang palakasan kayo ng tugs-tugs sa Apple CarPlay at Android Auto, busy ang Everest sa pagsagupa sa trails gamit ang 2-liter bi-turbo diesel with 10-speed automatic, 4-wheel drive with terrain management system at torque on demand. Number 6, Toyota Fortuner 2.8 LTD Diesel 4x4. Eto, mainit-init pa. Ang Toyota Fortuner or Fortuner 2.8 LTD Diesel 4x4. Mga 2,404,000 lang naman.
Kasya rin ang pito sa loob ng premium looking cabin with leather upholstery and accents. Kahit na hot ka sa biyahe, cool na cool ka pa rin dahil sa front seat ventilation system. Champion ng hatak sa 2.8-liter turbo diesel engine ito at 4-wheel drive. May 4x4 differential lock pa kaya malabong mabalahaw ka sa putikan. At sa 9-speaker JBL sound system, kasing wild ng adventures mo ang tugtugan hanggang makauwi ka. Tugs-tugs! Number 5, Mitsubishi Montero Sport GT 4x4. Ito ang isa pang gwapo, the Mitsubishi Montero Sport GT 4x4, priced at 2,450,000 pesos. Proven na ang Super Select 4-wheel drive 2 system nito with off-road mode traction control. Kapartner ang 2.4-liter Myvec clean diesel engine at 8-speed automatic transmission. Sa laki ng Montero Sport, meron ding multi-around monitor para mas madaling makita kung babangga ka ba sa bato habang nagmamaniobra. At kung nakalimutan mo kung saan ka nag-park, pagkatapos mong mag-hiking, may car finder function ang compatible Mitsubishi Remote Control smartphone app. Siguraduhin mo lang na may signal ka, ha? Number 4, SsangYong Rexton 4x480. Last, ang SsangYong Rexton 4x480 with a price tag of 2,260,000 pesos. Refined yet rugged ang itsura, pwedeng-pwede sa urban drives at rural excursions. May pailaw ang door handles para madaling makita sa dilim. Inside, mamahaling Napa leather ang upholstery. Spacious pa ang cargo area at may 9.2-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. 2.2-liter turbo diesel ang makina, mated to a 7-speed automatic transmission. Bihira ang may part-time 4-wheel drive, pero yan ang gamit ng Rexton para pwedeng i-disengage for maximum fuel economy. Hanggang 3,500 kilograms ang towing capacity, kaya pwedeng-pwede magdala ng jet ski sa beach, tapos isagad nyo na rin hanggang West Philippine Sea. Parang yung sinabi nung isang kakilala na. May mga crossovers din sa listahan, lalong-lalo na yung mga all-wheel drive at may terrain management system. Number 3, Subaru Forester 2.0i L-Eyesight CVT. Ang pambato ng Subaru, the Forester 2.0i L-Eyesight CVT, priced at 1,938,000 pesos. Kahit base model yan, equipped na with the legendary symmetrical all-wheel drive at Linear-tronic CVT. Siyempre, kasama ang 2-liter boxer engine. Gamit na ng Forester ang bagong Subaru Global Platform, kaya naman mas masarap nang i-drive bukod sa mas safe at mas komportable. Sa 220mm ground clearance nito, walang sabit ang ilalim kahit pangit ang kalsada. Hindi tatalbog-talbog ang mga gamit nyo sa rear cargo area with the standard bag hooks at masarap magdala ng camping gear thanks to the flat cargo floor. At dahil mababa ang center of gravity ng makina, mas stable ang Forester kahit saan mo dalhin. Meron din siyang X mode na talaga namang pangmalakasan ang function kung light off-roading lang naman ang pag-uusapan. Number 2, Honda CR-V 1.6 SX DSL AWD. Sa halagang 2,158,000 pesos, 7-seat crossover na, kagagaling lang sa slight facelift, pero andyan pa rin yung patok na features pampamilya at pangharabas. Dahil pangarap lang ng Honda fans na magkaroon ng diesel na CR-V, pero nagkatotoo na sa generation na to. Auto-leveling ang LED headlamps, kaya kita pa rin ang daan kahit puno ang sakay. Napaka-flexible ng seating arrangement, pwede kang mag-camping sa loob. Siyempre, hindi lang puro forma ang CR-V dahil may all-wheel drive na, equipped pa sa Honda Sensing Driver Assistive Safety Tech. Number 1, Kia Sorento 2.2-liter EX AWD 80 4x4. Mapunta naman tayo sa Korean brands. Starting with the Kia Sorento 2.2-liter EX AWD 80 4x4, priced at 2,195,000 pesos. Maganda rin ang forma, pero kung akala nyong pang-aspalto lang yan, think again. May skid plate sa ilalim, halatang pinaghandaan ang mga bato at matataas na humps. Convenient din ang pagkarga ng gamit sa power tailgate nito sa likod. Madaling maglabas-masok ang mga pasahero sa easy fold second row seats at laging feeling presko ang lahat sa rear air vents.
For propulsion, sagot na yan ng 2.2-liter common rail direct injection diesel engine with 8-speed automatic transmission. 4-wheel drive na in case malibang kayo sa road trip nyo. Kahit stress na kayo sa biyahe, stress-free naman ang kaha ng Sorento sa advanced high-strength steel chassis nito. That wraps up our Philcoche top list of the 10 value-packed family cars fit for off-roading. This has been your host, Stanley Chi. Push natin ang 200,000 subscribers for 2021. Kung natulungan nyo kami hanggang magkaroon kami ng 100,000 subscribers, I'm sure matutulungan nyo kaming magkaroon ng 200,000 subscribers. So paano ba yan? Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's number one online car portal.